Hi guys! Welcome dito sa Rizal Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a love reading for collective. Your energy at this time. Ay, the sun. Pero wala ito. Yan lang. Kasama na yung dalawa na yan. For sure. So, lang. And, yeah. At the bottom of the deck, we have here the fool. So, napaka-risk taker mo person. Risk taker ka. You don't care kung ano yung... Parang hindi ka nag-alala or hindi ka naduduwag na i-pursue or subukan or yung mag-take ng risk. Sa kung ano man yung goal mo. Kung ano yung gusto mong i-pursue. Kung ano yung gusto mong action na. No? You're driven to take action, to take risk. You're very risky na person, the fool to, and the sun, na parang tingin ng iba, wow, grabe siya, wala siyang takot. Parang fearless ka, yung gano'n na. You can achieve success through risk, no? Na parang, you will be lucky through risking. Yung ganon. Kasi, you're supported by the sun here. Yung mga risk mo, yung pag-risk mo, ay magsasucceed yan kasi motivated kayo. And kung mag-fail ka man, ay baliwala lang sa'yo, nag-bounce back man. And then, you try and try and try. Risky ka nga eh. Yung, hindi ka natatakot sa failure. Hindi ka natatakot na madapa, no? Parang bata na, di ba, yung tumatakbo, yung gano'n. Kahit na ano, yung papasukin mo or i-pursue mo yung dream na hindi mo pa nasubukan, yung mga ganyan, mga new path, na new career, mga ganyan. You're bold, daring, and risky talaga. Yun ka, aggressive to take risk. Kahit hindi mo pa alam kung ano yung maging result. Ganun ka. Pero supported ka ng luck or yung ng sun na magiging success or magiging successful or yung magtatagumpay ka sa tatahakin mo, no? Kahit na wala ka pang experiences dyan, ay ano ka, yung hindi ka natatakot or hindi ka napanghinaan ng loob. Ganun ka eh. Ganun yung pagkatao mo. Then, masiyahin ka na klase ng tao with the sun here. Ito parang, ano lang to, parang clarification no, kasi bottom the deck lang to pero makuhaan pa rin siya ng energy. Yeah. And with the sun talaga, sunflower, so parang ano ka eh. You're open, no? Open na open kang klase ng tao. Honest ka. Frank. And driven towards success, towards your ambition, your goals, your dreams in life. And masiyahin kayong tao, active ka, energetic, positive, optimistic, sa kung ano man yung tinatahak mo. Yun yung maganda sa katangian mo, sa pagkatao mo kayo. Or possible na kung dati hindi ka man ganyan, ngayon ganyan ka dahil sa mga experiences mo din, sa mga pagbabago, sa mga nangyari, pagbabago sa buhay mo, no? Kasi yung tao nagbabago yun eh. Nag-i-improve din yan, no? Depende sa nag-improve or nagiging driven or negative. Pwede gano'n, no? Depende sa kung paano yung hubugin yung sarili niya. And ikaw, positive ka dito. And that's a good move, no? Na isipan mo'y positive ka. And, self-assured, no? May believe ka sa sarili mo. You're confident. Yeah, you're confident. May self-assured ka nga eh. May tiwala ka sa sarili mo. Na you can do it. You can. You're capable. And, kahit nasabihin ng iba sa'yo na
Kahit, kahit natatakot yung iba, pwedeng family mo, yung mga close loved ones mo na nag-care sa'yo na, ay wag, baka katulad ng mag-adventure ka, mahilig ka sa adventure. Yeah, adventure at sa mga risk-taking na bagay. May pagkaano kay driven by excitement also, no, with the full here. Wag, huwag mong gawin yan, baka mapano ka. Pero ikaw, parang hindi ka natatakot. No? Parang walang fear sa kalooban mo, ganun ka. The sun, pagdating sa goals mo, you're driven. Yun ang magandang qualities mo, guys, kasi hindi lahat ng tao ay ganyan. No? Merong mga tao na talented nga, di ba? Or abilidad, napakabilidad, napakagaling, pero takot mag-risk. Kunwari na lang ay yung mag-audition, no? Ano ka? Hindi ka matatakot mag-audition, mga ganyan, yung mag-take ng risk, alam yung kahit na anong risk yan. Yung iba, kahit anong talento pa yan, pero kulang sa courage, eh. Di ba? That's a sign na magiging successful ka, or successful ka na nga eh. Pero mas lalo ka pang magiging successful. Or kung hindi mo pa natin yung success, you will be successful, okay? Yeah, the sun to eh. May talent ka din. May mabilidad ka kasi sun yan. Oh. Para mang gifted na mga ganyan. Strong yung sun. Ganyan yung ano eh, energy ng gifted sun. Pero mga talented ba? Mga talented yung sinasabi siyang gifted. Ng ibang tarot reader. Yung mga talented. Ganyan. Or may multiple talents pero hindi gifted na yung iba kasi yung tunay na gifted eh yung tinatawag talagang gifted ay above 130 yung IQ nila so yan kumbaga nakasanayan na lang sabihin na gifted pagka magaling sa isang bagay or may multiple talents okay pag isa sa isang area lang, kunwari magaling lang siya sa music, pwedeng sabihin, genius yan sa ganun, ano, ganun yung tawag talaga. Genius sa larangan ng music. Genius sa larangan ng arts. Ah, ganyan. So yan. Leo. Ito naman, alam niyo naman na lahat ng sign yan. Sama, over yun. More information about you. Oh, Ten of Wands in reverse. Alam ko na kung ano yung pinang-ano mo, pinang-leave mo, or pinagtatanggal mo sa sarili mo yung galit. Yung pagiging aggressive, yung gusto ng away, competition, yung nakipag-away ka na kunwari ay may nagagalit sa iyo or may kaaway ka dahil naiingit, parang ayaw mo nang makipag-away, ayaw mo nang pansinin yung mga ganyan kasi sayang naman panahon mo, no? Yun yung mga nilive mo. Mga sama ng loob, galit, baggage. Yan yung makipag-away, ayaw mo na eh. No? Parang ayaw mo nang pansinin yung mga ganyan. Kasi yung focus mo dun sa success. Yun, mag-ano ka yan, magsasucceed ka yan. Ano man yung goal mo, mas madali mong maatingin kasi hindi mo napapansinin yung mga epal. Yung mga ano kasi, yung mga yan, distraction yan. Mga gusto lang yan na mag-block sa way mo towards your success. Na para bang, alam niyo yung mga demonyo? No, yung mga demonyo. So, ganyan din yan. May mga tao din na kampon ng kadiliman. Ay, pag alam nila na umaasenso yung iba or nasisikap, susubukan nila yan or gagawa nila paraan yan para kunwari, basta, tatry nilang i-block yan eh. Hanggat may kakayanan sila. Yung feeling ano sila, yung feeling
feeling may karapatan. I mean, hanggat madidistract ka. Hanggat ewan ko ba feeling may tawag doon. hanggat yung pagka magpa-distract ka sa kanila. Alam niyo yun, parang demonyo nga din talaga no, yung mga yan, yung mga tao yan. Yung i-distract ka nila hanggat madidistract ka. Kunwari bully ka nila, or inisin ka, or alam niyo sa utak ng mga yan, na lalo na kung pare-pareho lang kayo dati na nasa mahirap, no? Isipin nila, aba, maapaw na to, sumasapaw na sa akin, na parang, yung akala, alam niyo na yan, no? Ayoko lang may salita na, ano, may mga ganyan tao, na, para bang ignorante ang tawag doon, ewan, makitid yung utak, na, akala ay pare-pareho yung destiny nyo. Akala nila ay pare-pareho yung destiny nyo dahil pare-pareho kayong pinanganak nyo sa isang lugar na yan. Dahil pareho kayong dumanas ng hirap or ano, na parang naging pantay-pantay lang kayo dati. Pero umaangat ka, nagsisikap ka. At yun yung gusto mong i-release, yung possible yung mga sama ng loob, yung pagkikim-kim ng galit din, yung pansinin pa yung mga nagugulo sa iyo, na pansinin pa yung mga toxic na tao, yung mga ganyan. Yun yung mga nililive mong baggage mo. Kaya nga, you're driven right now kasi nililive mo na yung ganun eh. Kasi possible na pagpansinin mo yung mga yan. No? Yun talaga yun guys, pagpansinin mo yan, manotice nyo, parang mas lalo ka lang mairita. At yun yung gusto nila, na mag-focus ka sa kanila at hindi dun sa success, hindi dun sa goal mo. Lalo na kung alam nilang may pangarap ka, may ambition ka. Ganun yung mayan. Yun naman yung main goal nila, i-distract ka. Yung matigil ka sa pangarap, matigil ka sa pag-abot ng pangarap mo sa buhay. Maliit mang goal yan, kaingitan ka yan. Maliit or malaki. Dahil ayaw nilang mangarap ka eh. Ayaw nilang ma-achieve ka. Dahil pare-pareho lang daw kayo noon. Bakit ka aangat sa kanya? Utak man. Utak nila talaga. Iba. You know that? Observa niya? Okay. Aries Leo Sagittarius. Ano yung mga blessings na paparating sa iyo? Blessings. Stability to. It's a blessing. Oh. Person ba to? Blessing ba yan? Person. Person ba yan? Person ba yan? Yeah, it's a person. Yung i-bless sa iyo ay person. Energy ba to ng person na magiging blessing sa'yo? Energy niya ba yan? Yeah. Mag-take na siya ng action. And we have here the High Priest at the bottom of the deck. So, yung mag-take ng action para magkaroon ng yung makombine ko yung dalawa. No? Siya yung sun and moon mo. Na magkaroon na ng union or you will be together, no? Na ma-unite na kayong dalawa, na parang dalawang key na kailangan pagsamahin. Ganyan. Yung parang magiging husband and wife na kayong dalawa. Yeah. Husband and wife. This is someone possessive sa'yo. Possessive to. Possessive yun sa'yo kasi four of pentacles yan. Ayaw ko niya na-let go. Ayaw niya mapunta kasi iba. Kanya ka lang daw. Yeah. And kung financially, stable to, possible, stable to. And marunong to sa pera. Maingat yan sa paggastos, okay? Ace of Swords. Uh,
ang main goal ng person na to ay magtagumpay sa gagawin niyang action towards you. Nagiging positive siya, driven to take action towards you para magkaroon ng parang union yun eh, para makasal kayong dalawa. Clarify ko, what's with the Hierophant here para makasal kayong dalawa? Yeah, pupuntahan ka niya para makasal kayong dalawa, para magsama na kayo. Grabe yung dami. Yeah, magiging giving to sa'yo. Magbibigay yan sa'yo. Magbibigay niya. Magbibigay yan sa'yo. Magbibigay yan sa'yo. Maging passionate yan sa'yo. Mag-take ng action. Ang gagawin niya lahat. Parang kang goal niya. Yung gano'n. Ikaw yung goal niya. Na gagawin niya lahat para mag-succeed siya. Na makasama ka niya sa buhay niya. No? Na maging partner ka niya. Na maging okay na kayong dalawa. Na... So... May relasyon na kayo niyan. Naghiwalay kayong dalawa, hindi kayo okay. Pero nagkaroon na kayo ng relasyon niyan. Yeah, kaso lang, puro problema inabot niyo. Baggage, puro baggage, problema. Parang siya din yung isang nagbigay ng baggage sa'yo na nirelease mo yung mga baggages na. Ngayon, nagkaroon ka ng sama ng loob sa person na to. Pero ngayon, wala kayong relationship niyo. Nakarelasyon na yan. Yeah. May nalaman siya. May mga nalaman siya sa'yo. Kaya gusto niya maging giving sa'yo. Gusto niya ikaw yung makasama niya. Na magiging komportable na siya sa'yo. Na wala na siyang takot sa'yo. Kung meron mga dahilan para mag-alangan siya dati. Para matakot na i-pursue ka. Or yung mag-seryoso sa'yo. Yung ibigay ang lahat, no? 100%. Ngayon ay may tiwala to sa'yo, no? Malapit yung loob niya, gusto niyang makasama ka na, and hindi na siya natatakot na magaan na yung loob niya na alam niyang you're innocent, no? Na you will love this person, no? Na ano ba, yung innocente ka, yung ganun. Mari may nanira sa'yo eh, na parang or siniraan ka, or kung ano man, maring interferes niya, no? Na parang tingin niya sasaktan mo lang siya, or kung ano yung intention mo, or whatever. Pero, napatunayan niya, may nalaman siya na you will love him or her. Na yung totoong pagmamahal, pure, and inosente ka, no? Na nagmamahal ka lang ng innocent, na inosente ka or mamahalin mo siya na walang bahid ng maitim na balak, yung ganyan. Bakit, tingin ba nito dati may balak ang masama sa kanya? Ay, ulitin ko kasi pahalang na naman. Tingin ba nito dati may balak ang masama sa kanya? Or hindi maganda intention mo sa kanya? Oo. Tingin mo may balak ang masama sa kanya or may hindi ka magandang intention sa kanya na maaaring ano ba yung tingin niya na balak mong masama sa kanya or may intention mo ang mapangasawa siya na ano para ano para yumaman siguro mayaman din persona yan o may pera yan may pera daw yan. Mayaman or may pera. Or komportable yung buhay niya. Na para bang ang gusto mo ay gamitin lang siya. Or parang gold digger ka. Ganun yung tingin niya. Gamitin mo lang siya. Or yeah, para maging stable, komportable yung buhay mo. Yung ganun. Na para nasa loob yung kulo mo. Kasi Queen of Cups, no? Tingin niya ganun ka. Na klase ng tao. Para bang gagamitin yung pagmamahal, yung love, para lang magiging masagana yung buhay mo. Ganun yung tingin niya dati. Bakit may nagsulsul ba dyan sa puso mo na yun? May nanulsul ba dyan?
Tingnan natin. Wala naman. Ah, so, siya lang talaga. Isip ng mga ganun. Baka naka-encounter yan ng mga ganung klase ng tao. No? Yung mga gold digger or yung gusto ay pera lang. O ang gusto ay mahututan lang. Or ang gusto ay makasal sa mapera ng tao para gusto magana yung buhay, gumanda yung buhay, maging komportable yung buhay. Pero may nalaman siya sa iyo na pure yung pagmamahal mo sa kanya, na inosente ka sa mga pinagbibinta niya sa iyo, sa mga hakahaka niya, sa isipan niya towards you. Ganon siya, no? That... oh my gosh. Ganon pala yun, no? Pero hindi mo masisisi yung tao. Yung maaaring may na-encounter yun ng ganong klase ng person. And nadala siya ba, no? So... hindi nga lahat ng tao ganyan. Eh, kaso lang, ay, kung may na-encounter yan or nakita niya sa mga kaibigan niya na gano'n yung ginawa. Or pwede din na-experience na talaga yun. And yung na-feel niya na parang hindi niya deserve yung love, na parang naisip niya na yung nagkaroon ng trauma. No, may kadalasan ganyan eh, na nagkaroon ng trauma na pera lang ang mamahal niya sa kanya. Pag wala na siyang pera, iiwanan na siya. Yung mga gano'n. Pero actually guys, hindi lahat ng tao, parang 50-50 yan eh, hindi lahat ng tao ay ganyan. Kung marami mang ganyan, yung mga gold digger or mapanamantala, hindi lahat ng tao ganyan. Kasi ako ah, example ko na lang ako. Tingnan nyo, yung asawa ko, tanda na yan sa akin. Halos kalahat yung edad namin. Tinulungan kasi ako niyan. At sinabi ng nanay ko sa akin, huwag mong lukuhin yan. Asawahin mo na lang yan. Kasi tinutulungan ka niyan financially. So, parang utang na loob ko din. No? Kaya inasawa ko. Magsama kami. Kasi tinutulungan naman ako. Madalang lang daw sabi ng nanay ko, yung ganyang tao na tutulungan ka sa oras ng kagipitan, tutulungan ka. Yeah, ganun kasi yung asawa ko, matulungin yun eh. Kaya, ayun, kahit na kalahati yung edad namin dalawa, yun, kailangan asawa ko yan. Ay, mabait naman kasi. So, yan. Pero, hindi lahat ng tao ay puro mabait, no? May ugali din, of course. Pag nagalit, may ugali din. Pero, madala lang magalit yung asawa ko. Mabait talaga yan. Kumpara mo sa ibang para example lang yun guys ha. O yung masyadong ano. So yan. Ano ang feelings ng person na yan sa'yo ngayon? Kaya ito. Malungkot. Dahil naghiwalay kayo, dahil wala stability sa inyong dalawa. Nangulila siya sa'yo. Parang, yung nilalamig siya na walang warm, yung ganun. Na emotional with the water here na. Para bang ano to eh, yung dinadamdam niya talaga. Yung wala ka sa buhay niya. Yung ganun. Yung dinadamdam niya na wala ka sa buhay niya. Yung malaki kang kawalan. Na parang may nawalang parte ng buhay niya. Yung ganyan. Kasi association picture. Parang walang happiness yung buhay niya. Parang hindi niya na-enjoy yung buhay niya. No? Na malungkot na lang siya. Nagmumukmuk. Dinadamdam niya talaga yung wala ka sa buhay niya. Ganon, dahil, ayun, nagkaroon ng separation sa inyong dalawa, dahil hindi kayo, you're not in a stable relationship, or dahil wala na nga, naghiwalay kayong dalawa. Anong feelings mo dyan sa person na yan? Obsessed? Obsessed ka sa kanya? Bakit ginayuma ka niya?
Baka ginayuma ka niya? Ginayuma ka niya? Ginayuma ka. Nawalan ka ng kontrol. Sa isipan mo, sarili mo, ay na-obsess ka dyan, ginayuma ka doon yan. Pwede naman ang yung kadalasan eh kung bakit na-obsess yung isang tao. Sa isang tao, isip ng isip, sa isang tao kasi nga ginayuma lang. Well, totoo yung gayuma guys, pero ewan ko, may expiration nata yan. Or, I don't know. Basta, para sa akin, totoo. Pero, depende din kung mapagana ng isang tao. Lalo pag mga, yung, meron kasi virtudes sa tao, meron hindi yun. Pero, meron naman na, may pampaandar dyan. Pero, I don't know. Basta, naka-experience ako sa kanya. Nagawa na ako at nakagawa din ako. Ayan, nasabi ko ang totoo. So, yan. Pero mas maganda yung pag-pray na lang. No? Kaysa gagayumahin nyo. Kasi, wala din eh. Kadalasan ang nagagayuma or ginagayuma, hindi din nagkakatuluyan. Obserbahan nyo. So, parang ganun. Pero ginagayuma pa nitong tao to. Kasi nga, fake lang yan eh. Hindi naman tatagal ata yun pag ayun mo. Hindi naman tatagal. May himas-masan at nahimas-masan din niya. Katotohan. Pero ginagayong maka. Oo, kaya nga na-obsessed ka. Para kampante siya. Para kampante siya nga iniisip mo siya na ikaw lang yung iniisip niya. Para kampante siya na ikaw na siya lang yung iniisip mo. Baligtad naman yung sinabi ko. Para kampante siya at akalmado siya na siya na yung iniisip mo, naisip ka ng isip sa kanya, kaya niya ginagawa yun. O-C-O-C-O-C. Kaya obsessed ka or isip ka ng isip sa kanya, yung parang pinipigay yung puso mo, gusto-gusto mo siyang makita, gusto-gusto mo siyang halikan, gusto-gusto mo siyang maakap, ng may bet. Basta gusto mo siyang amoy-amoyin, gano'n. kasi nga, ginagayuma ka, pero pag nawala yung epekto ng gayuma, wala niyan. Parang stranger na yan sa buhay mo. Ay, ba't ko ba naisip yun, yung mga ganun, pagka ni mas masan yun. Parang maano ka na lang eh, manibago. No? Ay, ba't ko ba naisip yun, mga ganun. Bakit pa ganun yung feel ko? Parang ganun ka na lang. So, tingnan natin guys, ha? Pero kung person mo na talaga yan, naging kayo. Pero ginagayuma ka niyan until now. Kaya na-obsessed ka, no? Dahil nga, para daw kampante siya na. Siya na yung iniisip mo. Siya yung nasa puso at isipan mo. Yan nga lang. Ayuma naman. tingnan natin kung ano yung nais niya mangyari sa inyong dalawa. Yung person na yan. Ano ba to? Oh. Yung hindi ka na nagiging mailap sa kanya. Possible nagiging mailap. Nagiging mailap ka dito. Nasasaktan siya. Kaya gusto niya, ayun, sobrang saktan siya. Yung parang nagiging mailap ka or parang ayaw mo nang lumapit sa kanya, ayaw mo na siyang parang may fear ka na or may, parang dinidistansya mo na yung sarili mo sa kanya na ayaw mo na siyang palapitin. Gusto niya nga, or kung siya man yun, gusto niyang mawala na yan. No? Mawala na yung gano'n. Sa inyong dalawa kasi nasasaktan din siya. Ayaw niyo yung nasasaktan. Siya. Tingnan natin. Ano pa? Ano pa yung mga gusto niya mayayari sa inyong dalawa? Ano yung mga gusto mangyari ng person na yan sa inyong dalawa? Ano kaya to? Marriage. Marriage yan. Kasal. Ang magkaroon na ng union, yung masil na kayong dalawa, silyado, ayun na, ang magsasama.
na ikaw na yung partner niya, son and moon niya, na maging partner ka na niya sa buhay, na baspasan na kayo ng kalangitan or ng pari or kung anong mga religion yan, no? Na mag-asawa na kayo, mag-partner na kayo, yan yung gusto niya. So ano naman yung dreams and wishes ng person yan for both of you? Ha? Ito. Well, Ace of Wands. Ang magkaroon na ng new beginning and yung magkaroon ng growth sa inyong dalawa. Well, pagbabago, no? Kung dati hindi nyo nagawa nga mapag-grow yung relationship na yun, magtuloy-tuloy na yumabong, mag-grow, yung ganyan. Hanggang sa magkaroon ng fruits, yung mga ganyan. No? Ngayon ay gusto niyo yung maging capable na kayo na mapag-grow niyo yung relationship na sisimula niyo. Yun yung gusto niya kasi nga, ayun, no? Sobrang nagdadamdam ito. Sobrang nalulungkot. Affected emotionally, mentally. Sobrang na-feel yung coldness or yung kawalan mo, yung wala ka sa buhay niya. Yung gano'n. Ano ba yung gusto niya sabihin sa'yo? Ano pa? Yung mga gusto niya talaga magtagumpay, guys. Ayun, interesado talaga to. Ah, nang-inspire yan sa'yo palagi? Or interesado yan sa'yo? Interesado talaga siya. Palagi kanya minamanmanan. Obserbahan, no? Yun yung gusto niya sabihin sa'yo na nakamatsyag lang siya sa'yo palagi. Obserbahan kanya. Kaya may nalaman siya, no? Sa'yo. Kasi palagi siya nagmamanman, nang-inspire or nang-instalk sa'yo. Dahil nagkaroon pa siya ng doubt dati, baka gold digger ka lang or gamitin mo lang siya. Mga ganun ba? Pero hindi ka ganun, no? Based dun sa lumabas, no? Patunayan niya na iba ka, na innocente ka, na pag nagmahal ka, totoo ka magmahal at pure, you know? Sinti. May nakarelasyon to or may experiences to na hindi maganda sa mga past persons niya or nakita niya siguro sa mga friends niya or sa saan man na nagkaroon ng fear itong person na to, eh. No? Na nawala ng tiwala, na napiktuhan yung tiwala niya. No? Gusto niya magtagumpay talaga. Yun yung gusto niya sabihin na gusto niya magtagumpay siya, i-offer niya sa'yo na hindi mo i-reject to. Gusto niya magtagumpay, may offer to sa'yo na cup of love. May offer daw siya sa'yo at gusto niya magtagumpay. Talagang siguraduhin niya magtagumpay siya kaya nag-obserba siya kung paano siya magtagumpay. Ayan o. Dahil gusto niya talagang maging victorious yan, magtagumpay siya. So gusto niya mangyari sa'yo, di ba? Ang makasal, di ba? Ang makasal. Oh, matupad yung wish niya. Oh. Ang matupad yung wish niya, makuha ka niya. Ang mag-grant yung wish niya, yung mga wishes niya. Gusto niya sa makasal kayo na lang. Yun naman ang main ko niya. Ano yung pinaka na gustuhan sa'yo ng person mo? Anong katangian mo na gustuhan sa'yo ng person mo? Salang. Okay. Salang siguro. Salang marami ito. Marami ito, guys. Dahil reliable ka, hardworking ka, patient sa relationship, ang gusto mo ay pang long-term na relationship, nagko-commit ka, see? Akala niya siguro dati hindi ka magko-commit or maglaro ka lang or hindi ka magseryoso or sasaktan mo lang siya, di ba? May mga ganyan kasing tao. Minsan na yung gusto pirahan ng iba, no? Utakan yung iba ba? May ganyan tao, no? Magagamit, no? Pero, with the Knight of Pentacles here, ano ka, masipag ka na kumita ng sarili mong pera and naobserbahan niya yun sa'yo na ang gusto mo talaga ay, kumbaga kung ano man yung pinapasok mo, relationship, work, or ano, committed ka, nagko-commit ka. Ganun ka. So, yan. Nagkamali siya ng
judgment sa iyo, pang-judge, okay? So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button ang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonated sa reading nito.